Okay mga boss, may gagawin tayong techniques na ang model niya ay ECO7700. Ayan. Bali may ginawa na tayo dati nito at yung may-ari noon, may-ari din ito, nakabili uli siya. Papasubukan sa ating ipagawa. Sabi niya mas malinis-linis na daw to ngayon kasi pinabuksan niya. So titingnan natin kasi ang problema nito na stuck lang daw, hindi tumunog. So saglit lang mga boss, buksan natin. Yan yung pong pinakalaman niya. Medyo malinis-linis nga kumpara sa ginawa ko dati. Compare doon sa ginawa ko dati. Tapos, iba na yung transistor nung ginawa natin. Tika lang, baliktarin rin natin para ano. Tingnan natin yung ano. So, yan yung po original pa talaga yung transistor na nakakabit sa kanya. Ayan. So, titesting natin to kung hindi talaga tumutunog. Tika lang mga boss. Pati mga potentiometer, baka mga switch lang to, ano, try na lang natin, saglit lang. Okay, na-plug na natin dito sa 110 kasi 110 siya. So unang titingnan natin dito bago pa tayo magkabit ng kung ano-ano pa man, sige natin tong relay kung magsiswitch. Lagay muna natin dito yung ating camera. Yan. Then power on natin. Ayun, umiilaw na yung bulb. Tingnan natin yung ano kung iilaw o kung gagana tong relay. Mukhang wala mga boss ah. Okay. So wala siya. Wala siyang. Hindi gumagana yung relay. Try natin yung speaker selector. Ano ba to? Main. Meron ba tong speaker selector? Wala ata no. Balance, bass, treble, ito auxiliary, ano naman yan, subsonic, yan. So tinitingnan ko yung ano, mga ano dito, wala siya mga boss, walang power. So check natin kung may DC out. Sundo tayo sa may ano, yan. Lagay natin yung ano natin, yan ato na ito. Saan ba natin ilalagay itong ano, body ground na lang natin, body ground para makasiguro. Check natin dito, wala naman. Ayun, meron, konti lang dito uli. So wala, ayaw lang talaga mag-trigger ng ayaw mag-trigger ng relay niya. So ang mangyari dito ay kakalasin natin lahat yan. Pati itong ano. Nakapag-repair na tayo nito at alam na natin ito kung paano kakalasin. Kaya kailangan na natin kalasin muna itong ano. Nakakasama yung power supply. Makakalas natin ang buko yan mga boss. Ayaw mag-switch ng relay. Ayan, nabuksan na natin. Titingnan natin yung relay. Yung supply mismo ng relay, kung mayroong supply, yan ang aalamin natin. Yan. Titingnan natin yung mga piyesa sa palibot ng relay, kung baka may sira dyan, bakit ayaw niya mag-switch. Yan, isa-isahin natin. Pero bago yan, i-check muna natin tong dalawang main filter capacitor kung mayroong voltahe. Baka mamaya wala din. So, unahin natin yung isa. Yan. Ground, tapos mayroon siyang ano, 41, meron din 41 yung kabila. So good siya. Yung terminal ng relay sa my coil side, meron naman. Pagdating sa kabila, meron pa rin. Ibig sabihin, hindi siya nagpa-function. Ayan. Yan, wala siyang function mga boss. So walang supply yung relay. Pero check nga natin uli yung DC out. Kung may DC out o wala. Baka hindi lang natin na-adjust. Kasi ano, hindi lang natin natusok na maayos. Yan. Trace muna natin yung pinaka-output. Ayan. Inject tayo, ayan, wala, 0.00507. Sa kabila, ayun, mayroong 39. Mayroong 39. Yan, 39 DC, DC out. So, sira ang isang channel. Sundan natin yan kung saan papunta. Ayun, papunta doon. Tapos, papunta sa channel na yan, yung kabilang channel na yan. Check natin yung bias. Pasensya na mga boss, ang time na to ay hindi ko napansin na hindi pala nakatutok sa camera yung tester natin.
Akala ko covered ng camera. Yun pala, hindi. Ayan, chine-check ko yung bias dyan kung kumusta, kung ayos ba, kung pasok ba sa ano. Ayan, ilagay natin uli yung tester, ipisto natin para makita nyo kung ano nangyari. Ayan, ayusin natin yung camera. Ayan mga boss, yung bias ng MetroVolt 3.3. Sa kabila naman ay 0.168. Ito yung good. Ayan, 0.5. 0.5 din. So sa biasing din, good ang kabila. Itong kabilang may trouble, abnormal yung biasing. Kaya dyan tayo magpo-focus, mag-troubleshoot. Titingnan natin dyan mga boss, yung mga power transistor at saka yung mga driver transistor hanggang sa differential. Isa-isahin natin yan mga boss. So bali lilinisan natin to, kaya kakalasin ko to. Bali kinalas ko na dito yung dalawang transistor para ma-check agad. At mukhang good naman. So magpapalo to, check up tayo dito sa mga driver transistor niya. Ito, dito, yan. So kakalasin natin to para makakalas tayo na mais at malinisan natin. Kailangan natin tanggalin yung wiring. So yung wirings, ang ginawan ko, ayan, may mga number yan, 404. Ayan naman yung 404 niya, para hindi tayo maligaw pag binalik natin. Kalasin ko muna to, then after kong kalasin, may mga marking naman, hindi tayo maliligaw. Kaya simulan ko na muna. Okay, so ayan na, nakalas na din natin yung transformer pala mga boss. At yung mga potentiometer hindi na natin babasahin, para safety. So lilinisan natin to bago tayo mag-troubleshoot para mawala yung mga alikabok. Pwede naman yan na i-brush lang, o kaya sabi nila blower, mas prepared ko yung hinugasan para mas bumalik sa dating kintab yung board. Din isasama ko na din tong kaha kasi puro alikabok na, para mahugasan. Kaya tinanggal natin yung transformer, kasi yung transformer mga boss ay bawal talaga basahin yan kasi matagal matuyo. Okay, update ko lang kayo pag nahugasan na. Okay mga boss, ang nangyari dito ay nahugasan ko na, nalinis ko na din. Nag-check na lang tayo ng mga transistor isa-isa, from dito to dito, yung dalawang malaki, okay naman ito. Check na natin. Isa-isa natin yan hanggang doon, dito. May nakuha tayong isang transistor na leak na, ayan o. So ipapakita ko sa inyo sa tester. Ito, may tester tayo. Ayan. Pag tinister mo kasi sa 10K yung collector emitter niya, malaki na yung palo niya. Ayan. Oh. Shorted na yung emitter collector sa 10K, parang shorted na. Ngayon, meron naman tayong may nakuha tayong ito. Ayan. Ikumpara niyo, ayan. So pag biniligtad mo, walang palo siya. Pag tinister mo, baliktaran na. Yan, sira na 'to, nakuha natin, isa-isa natin. So ipapalit natin 'tong nakuha natin din sa board. Tapos ikakabit natin din, susukatan natin ng bias kasi okay naman 'tong mga transistor niya. Wala namang shorty dito kasi kung may shorty si bak agad 'to. Ayan. Okay naman siya. Pati ito okay naman.
Yan. So ilagay na lang natin tong ano, nakakita tayo ng isang sira. Dito yan banda. Ayan, yan banda yan, yung bakanting yan. Ha? Sa TR-203. So kasimbol ko muna to mga boss, pangbalik ko yung ano. Pambalik natin yung mga tapos testing natin. Okay, update ko na lang kayo. Balik na natin yung mga pinagtatanggal natin dito ngayon. Ano ba? Titesting na natin. Sana mag-switch na tong relay at bumaba o mawala na yung DC out at mag-normal na rin yung biasing. Ito yung transistor na ibalik na natin. Wala munang heatsink at ano, tinitest pa natin. So saglit lang mga boss at ipaste natin yung ano, camera dito. Yan. Okay. Paano ba diskatin ito? Itaas natin. Yan. Yan. Tapos ito yung ano. So alanganin yung position natin. Susukatin natin dito yung biasing. Tapos ano. So i-plug ko na. Yan. 110 lang po pala yung ano na to. Kaya doble ingat. Okay. Ayun. Umilaw na. Bias tayo. Uy, nag-switch na yung relay. Ayan. 540, kabila. Kita ba? 555. Yan, normal na yung biasing niya. Yung DC out naman. DC out. Check muna natin yung relay kung may supply na. Up. Yan, meron na. 23 volts. Ayan yung tapos doon sa last video natin may nasukat pa tayo dito na medyo 100 millivolts pa na DC out sa ano. Then nagtry ako ng mga transistor dito, inisa-isa ko, ayaw talaga. Then ang last na ano ay yung couple resist transistor na to. Yan, ito yung pinakalas na pinalitan natin, A798. Yan, A798. Mahirap na po maghanap nito, buti na lang. Meron pa po ako dito mga vintage na board, dito ko nakuha sa ano ben. Pahirapan na po kasi dito, okay na ako yung. Pahirapan na po kasi yung paghanap ng pyesa na yan. Ano po yan, differential transistor. So, try na natin i-on. Ito yung papakita ko sa inyo na wala na siyang ano, DC out. Ayan, 0010 na. So, parehas na ng kabila. Ayan. Ayan. Okay. Supply meron naman. Ayan. Okay. So, mga boss, i-actual ko na lang ito. I-assemble natin ito. Tapos, testing natin kung tutunog. Saglit lang. Okay. So, mga boss, mag-testing tayo. Last na pinalitan natin, recap, itong dual transistor para sa differential. At madalas kayo makikita nito sa mga lumang amplifier. Yan. So mga boss, naglagay na tayo ng speaker, input, auxiliary. Yan. Yung pang-testing natin ando na. Try na natin i-volume. Pag gumalaw-galaw na yan, matik yan mga boss. May ilaw na. Volume tayo. Switch ng relay, ayun. Ayan, may tama pa yung volume. Okay na. Yan, gumagalaw na yung ano. Okay na, kabila. Okay. Okay, may tama lang yung potentiometer. O hindi lang nakano, i-fix na lang natin yan. Okay? Ayos na mga boss. Nadali din natin, nag-ano tayo ng mga transistor, nag-testing tayo ng hanggang sa makuha natin yung ano, mapasiro DC out natin. Nagpalit-palit tayo dyan ng mga transistor. Then bandang huli, hindi talaga mawala yung 185. Naglagay tayo dito ng, ano, nakakuha tayo ng ganitong pamalit.
So medyo mahirap po gawin ng vintage, kaya ayaw ko talagang gumawa nito. Matrabaho kasi. Bukod sa matrabaho, tawag dito, hindi ako ganun kagaling. Hindi ako ganun kahusay pagdating sa pag-repair nito. Plus, kamote. Nangangamote ako sa pyesa kung saan ako kuha. Nataon lang mga boss ha. Kumbaga, natsambahan lang na mayroon tayong board na may same number. Kaya napagana natin. Okay mga boss, ito final na testing. Test na natin. Ayan. Tingnan natin yung audio natin kung saan na napunta. Baka ano na. So, volume na natin. Uy. Yan. Yan. Okay. Volume natin ito. Okay na. So mga boss, hanggang dito na lang. At ang trouble nito ay kung hindi ka pa experienced technician, hindi naman sa binubuhat ko yung sarili ko. Sadali lang, gagawa tayo ng mas mabangong pananalita. Baka sabihin ni nagyayabang tayo. Kung hindi pa kayo naka-encounter ng ganitong trouble, mahirap talaga siya i-locate. So napakahalaga sa pag-repair ng amplifier yung alam nyo yung pag-check ng leakage ng mga transistor at kabisado nyo yung mga pyesa-pyesa tulad ng transistor, kung anong purpose niya, kung ano yung value na pwede i-replace. At napakahalaga makakuha ng exact na pamalit pyesa. So isa sa mahirap gawin ay yung mga vintage. Bakit ko nasabi mahirap? Kasi ako nahirapan. So baka sa iba mas madali, pero personally parang nahirapan ako sa mga vintage. Mga boss, isa to sa mga last na nagagawin ko ngayong taon, kasi nagbitaw nga tayo ng salita na puro intake up lang ang gagawin natin. So intake up yung mga China lang. Yan. Okay na. Maraming salamat. Hanggang dito na lang yung vlog natin. God bless po sa ating lahat.